Basta talaga naghahanda ako ng kalyos, simot lagi ang laman pati yung nasa kaldero. Pati nga recipe nito, tangay-tangay na rin ng mga bisita ko. Tara, gawin na natin to. Pakuluan muna natin saglit ang mga karne para matanggal ang hindi kaaya-ayang amoy nito. Pagka ganitong nagpa-parboil, dapat talaga gumamit ng malakas na apoy. Matapos mailagay yung paa ng baboy at tuwalya ng baka, ilagay na yung dahon ng laurel at saka yung suka. Gupitin ko na nga lang itong tuwalya ng baka para mapalubog sa tubig. Dapat nga pala pag nagpa-parboil, lubog lahat ng rekado sa tubig. Pag nag-umpisa na itong kumulo, hayaan pa itong kumulo ng 5 minuto. Huwag na itong tatakpan. At matapos ang 5 minuto, hanguin ang tuwalya ng baka at paa ng baboy. Ito namang pinagpakuluan, itatapon na ito. Para mas mapabilis ang pagluluto, gagamit tayo dito ng pressure cooker. Pagkalagay ng mga napakuluang karne, ilagay na itong murang sibuyas at dahon ng laurel. Pagkalagay naman ng mga paminta, pwede na itong lagyan ng tubig. Dapat nga pala ang tubig, ka-level lang ng mga rekado. Ganyan lang oh. Ngayon, pwede nang ilakang ang pressure cooker at hayaan na itong kumulo. Gamit nga pala dito yung malakas na setting ng apoy. Pagka ganyang pumipito na ito, pwede nang i-adjust ang apoy sa medium setting. Saka pa itulutuin ng 10 minuto. Matapos nga ang 10 minuto, patayin na ang apoy. At hayaan pa itong nakatakip ng 15 minutos. At matapos nga ang 15 minutos, itaas lang ang pressure regulator ng ganito para ma-release ang pressure. Pagka ganyang wala nang sumisingaw, ligtas nang buksan ang takit nito. Yan oh, malambot na yung paa ng baboy. Pero itong tuwalya ng baka, hindi pa ito talaga malambot. Dahil nga sa malambot na itong paa ng baboy, para naman hindi ma-overcook, tanggalin na muna natin ito at itabi. Ito namang tuwalya ng baka, lutuin pa natin ito ng 20 minutos. Pagka ganyang narinig na itong pumipito, i-adjust ng apoy sa medium setting. Saka naumpisahan ang pagbibilang ng 20 minutos. Pagkatapos ng 20 minutos, patayin na ang apoy. Hayaan pa itong nakatakip ng isang oras para tuloy pa rin sa pagpapalambot. Pagkatapos nga ng isang oras, pasingawin lang ang pressure regulator. Pagka ganyang wala ng singaw, ligtas ng buksan ng takip. Ayan oh, gusto ko na yung pagkakapalambot ng tuwalya. Ngayon, pwede na itong hanguin at patiktikan sa strainer. Ito namang pinagpakulo ang sabaw, itabi lang at gagamitin natin ito mamaya. Pwede na tayong mag-isa. Gumamit dito ng medium-high setting ng apoy, saka na maglagay ng konting mantika. Pwede rin palang gumamit dito ng bell peppers. Patuloy lang itong igigisa hanggang sa maamoy na ang bango ng siling pula. At pagka mabango na, pwede na itong hanguin at itabi. Ilagay na ang smoked bacon. Igisa lang ang bacon hanggang sa mapalabas na ang mantika nito. Pagka ganyang nagmantika na ang bacon, pwede nang ilagay ang bawang. Patuloy lang igisa ang bawang hanggang sa maamoy na rin ang bango nito. Yan, naamoy ko na yung bango ng bawang. Ilagay na ang siling labuyo. Agad nang isunod na ilagay ang sibuyas. Igisa-gisa lang ito hanggang sa maamoy na ang bango ng mga sibuyas. Instead na chorizo de Bilbao, gagamit ako dito ng Chinese sausage. Masarap din ito ah. Patuloy lang itong igigisa hanggang sa malanap na ang mga sibuyas. At saka pagka nakita na nanamagana ng ganito ang mga sausages. Ngayon, pwede nang ilagay ang tomato sauce. Maglalagay ako dito ng chili powder. Parang hindi kasya yung tomato sauce. Dagdagan ko pa. Mas masarap talaga ang tomato sauce kapag ka naigigisa ito saglit. Kaya igisa lang ito ng 1 minuto. Ngayon, pwede nang ilagay ang mga napalambot na tuwalya ng baka at paa ng baboy. Matapos maigisa ng 1 minuto, pwede nang ilagay ang pinagpakulo ang sabaw. Saka na ito hayaang kumulo. At pagka kumukulo na, ilagay na ang carrots. Ito namang garbanzos, tinapong ko lang yung sabaw. Sunod nang ilagay dito yung mga pinirito nating sili kanina. Magtira lang ng konti pang garnish mamaya.
Maglalagay din ako dito ng isang pirasong beef cube. Liquid seasoning nga pala yung ilalagay ko dito, pero pwede rin ng patis. Ngayon ay pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Mmm, kanyama na. Takpan, saka na i-adjust ang apoy sa pinakamahinang setting nito. Patuloy pa itong lutuin sa mahinang apoy ng isang oras. O kaya ay hanggang sa makuha na ang gustong lambot ng mga kakain. Masarap talaga pagka ganito ang pagkakaluto nito. Dahil pasok sa karne ang lasa ng mga rekado. Siguraduhin lang na haluin ito matapos ang 30 minutos. Para naman hindi ito masunog. At pagkatapos ng isang oras, i-adjust na nga po sa medium setting. Gusto ko na yung pagkakapalambot nito. Lutuin pa ito ng ilang minuto hanggang sa mapalapot na ang sauce ayon sa gusto ng mga kakain. Yan o, makaluto na tayo. Kaya pinakapanghuli, i-garnish na ito ng mga napirito nating sili kanina at mga spring onions. Ready to serve na to. Naku, kumaamoy nyo lang, grabe. Amoy palang ang sarap talaga.